Matapos ang ginawang test buy ng Peking ID sa Maynila, ikinasal ang mga otoridad ang pagsalakay sa paggawaan ng JAPEC IDs. Ang narinig ko kanina, malakas makatunog yung mga target. Kaya masusing pinag-aaralan ng mga polis kung paano isasagawa yung entrapment operation. Ilang saglit pa, tumulak na ang mga operatiba sa Quiapo, Maynila. Ayon doon sa pagkakaintindi ko sa briefing kanina, magkakaroon muna ng surveillance isang ikot, then final briefing sa isa pang area bago tuluyang isagawa yung pag-atake. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang karatula ng mga Peking dokumento at ID na nakasabit sa silong ng subject na si alias Dada. Muling nagsagawa ng test by ang mga operatiba. Ano ba mga dokit pwede ito? Page 1. Pangalan, birthday. Ano ba, balikan namin, test? So, ano ba? Ikaw lang pala. Birthday. Address. Oh. Manila yan, ha? Mabalikan, pinukuha na. Nang matunto ng hideout ng gumagawa ng Peking IDs. Yan lang, yan. Ay, sigreto yun. Kasabay ng paghuli kay alias Dada ang pagsalakay sa itinurong pagawaan. Sa harapan, nagbabalat kayo na pagawaan ng leather shoes ang tindakan. Pero nang pasukin ito, huli sa akto ang ginagawang Peking dokumento ng isang lalaki. Sa tabi ay may computer, printer at pang-laminate. Picture mo pa yung ibang dokumento nila wala. Sige sir, picture ganyan. Upo ka dyan. Oo nga, alam nyo naman bawal, may sakit ka pala. Lalo yung pagdarating ng problema nyo. So, ngayon mga kapuso, kung makikita, may nakita na akong ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Meron ako naririnig na parang pineking PWD. Sa mga ano, sa diploma. Nakuha mo na, maraming files. Dami ito sir, nandito. Dami rin. Nasa computer. Na-interview natin ang isa sa mga sangkot umano sa paggawa ng Peking IDs na si Ulysses Sakatani. Ano yung mga papeles, sir? Sa inyo ba yun? Yung mga illegal na piniprint dyan para ko makapag-claim sa Manila City Hall? Hindi ko po alam kasi parang ano na lang yung ginala dito ng babae. Kaya nagmamadali siguro yun. Okay. Ibig sabihin, sir? Sige, wala ba yung pinagawa ng babae? Hindi naman namin yung sinasabing. Dito po, sinasabing nililimbag yung ilan sa mga PWD cards na naipepresent para mabigyan ng benepisyo yung mga kababayan nating nananamantala. Hindi naman talaga sila talagang PWD. Ito po yung ilan sa mga ebidensya. CPU, printer, mga papeles. Habang pinoproseso ang paggawaan ng Peking dokumento sa isang bahay sa Quiapo, Maynila, may isa pang sinubukang salakay ng mga operatiba. Ayon sa impormasyon, dito po sa ilang palapag na bahay na ito na nasa loob ng Eskinita, dito pa rin sa area ng Maynila, isa ito sa mga sinasabing pinaglilimbagan o pinag-iprintan ng mga Peking cards. At hinihinalang narong pa sa loob yung tao, kaya nakapaligid pa rin ang puwersa ng Manila Police District. Dito na rin natin nakapanayam ang babae sa surveillance video na si Soledad Martinez alias Dada. Anong papel nyo rito? Picture po ako. So bakit dito sa ilegal na gawain na ito? Alam ko po, hindi ganang ginagawa. Alam ko sakit. Ano ba mga dapat pwede ito? Page 1. Pangalan, birthday, address. Nakikita nyo, ito mga pinunta natin. Estimita, mga residential na, mga apartment. So ganun sila ngayon kaingat na magtitago sa atin yung mga sinasabing paggawa. Tayo, hindi tayo titigil. Okay. So, pagka, halimbawa, makakuha tayo ng mga informasyon na
sa ganitong gawain. Kaya agad tayo magsasagawa ng mga operasyon na katulad nito. Tapos ang pamimeke. Dahil this time, it's for real. Kulong sa Manila City Hall ang mga suspect na kanilalang sina Soledad Martinez alias Dada, Ulysses Sakatani at Regina Bulante. Naharap sila sa kasong paglabag sa Article 172 o falsification by private individuals and use of falsified documents at Article 176 o manufacturing and possession of instruments or implements for falsification. 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong ang parusa sa sino mang magpapagawa o gagawa ng peking ID o mga dokumento. Ano masasabi niyo doon sa mga nagnanais na magpagawa, gustong makapanlamang, gustong makakuha ng ganyang klase ng mga bentahe, advantages? Sige po. Ito po ay labag sa batas at hindi po dapat tangkilikin. Unang-una po, itong PWD ID ay libre kung kahit hindi po nila kailangan pong mag-resort po na magbayad. Dapat lang pong mabigyan po ng tulong ay itong mga PWD natin na sadyang kaawa-awa. At yung kahihiyan po na para lang sa magkanong ibabayad nyo, para lang sa fake na PWD ID, para sa konting discount na nakukuha nyo po sa parking o sa mga restaurant man yan, lifetime po ang pwedeng maging kahihiyan yan para sa inyo.